Hi guys! Ang video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-create ng account sa coins.ph. So maraming nagtatanong kasi sa ating YouTube videos kung paano daw sila mag-create ng kanilang account sa coins.ph. And as you can see guys, meron po tayong account ngayon dito. Ito po yung account ko sa coins.ph. Ano ba yung magagawa pala natin sa coins.ph? Napakarami po yung pwede natin gawin dito. Pwede rin po tayo ditong bumili and pwede po tayo magbenta ng mga iba't ibang mga cryptocurrency at marami na po yung pagbabago compared dun sa mga previous videos na ginawa natin. So kung kayo po ay wala pa pong account at as in wala pa kayong account mismo sa coins.ph, panoorin mo yung video at ito ay step by step tutorial kung paano nyo po ito gagawin para masundan nyo at para makapag-create din po kayo ng account. Videos that teach you how to make money online, cryptocurrency, trading and passive income. Welcome to Pinoy Influencers YouTube channel. Please click the subscribe button and ring the bell so you don't miss my videos. So ngayon guys, ang first step na gagawin nyo para makapag-create kayo ng account ay meron pong link dyan sa description. Click nyo lang po yung link. And kapag na-click nyo na po yung link, ito na po yung mismong makikita natin. Guys, napakadali lang po yung pag-create na account sa coins.ph. And napaka-simple lang po. So, ang gagawin lang natin ay provide lang natin yung ating phone. So, provide lang natin. Una, gawin natin create tayo ng account. Phone number o kaya pwede po yung email. So, I suggest gamitin nyo na lang po yung phone number. Kasi instant, magsisend po yan ng verification code. So, i-click nyo lang po yung phone number nyo dyan. Mag-start na kayo agad sa 9. And maglagay po kayo ng password nyo na mahirap na hulaan. Huwag po yung birthday, huwag po yung pangalan. At dapat po ay maraming combination. Maganda po, isulat nyo po. So, parang ako, meron akong ginawang password na mismong notebook para dun ko na inilalagay. Lagay ko yung email. Nilagay ko yung password para hindi natin malimutan. And kapag okay na, click nyo lang po yung I am not a robot. Check nyo po yan. And make sure guys, na i-click din po itong I agree. Then sa baba, click nyo lang po yung create account. So once na okay na yan, meron na po kayong account dito po sa coins.ph. And kapag magla-login na rin po kayo, click nyo lang po dito. So hindi na po siya create account kasi login na siya kasi meron na kayong account. So ipapakita ko na sa inyo yung aking account para makita nyo din. So ganito yon. So ito na po yung makikita nyo once na nag-create kayo. Next thing na gagawin natin is mag-verify po tayo. Make sure guys na meron po kayong ID. Valid ID, pwede po yan. Nasibukan ko to guys, barangay certificate. Yata nung gusto kong mag-upgrade. Hanggang level 3 pwede kayo mag-upgrade para mas marami po yung transactions. So, before guys, ang nakikita lang natin dito ay iisa, ay lima lang yata na cryptocurrency ang pwede nating bilhin dati. Pero ngayon, napakarami na po yung pwede nating mabili. Halos lahat na rin yata available na rin po dito sa coins.ph. Pero don't worry guys, gagawa ako ng series nito para magamay nyo kung paano gamitin ang coins.ph. So ngayon, ang gagawin muna natin, click lang natin tong icon na to and then dito, okay, mag-verify lang po tayo. So click lang natin yan, identify verification, and dito merong level 1, level 2 hanggang level 3. So, yung level 1, ay makapag-cash in kayo ng 2,000. Level 2, 100,000 yung cash in at withdrawal 600,000. Level 3, 400,000 yung cash in, 5.2 million yung cash out. Yan po yung mga pwede nating matransact kapag level 1. So, pwede kayo mag-start muna sa level 1. Kukunin lang muna yung information nyo dyan para i-verify yan. And level 2, yan po yung merong ID verification. And yung level 3, yung mismong address nyo. So, sa akin, wala akong phone bills or ganon. So, ginamit ko barangay certificate tinanggap nila para lang makapag level 3 tayo. So, balik tayo dito. So, ngayon ay, ang gagawin na natin, so, meron na tayong account dito po sa coins.ph. Napakadali lang pala. Eh, paano ba ako mag-start dyan, Mark? So, ganito yon. Pwede po tayo mag-start sa pamamagitan ng pagka-cash in. Pwede po tayo mag-cash in. Click lang natin tong peso. So, pwede po tayo mag-cash in. Pwede tayong from ating sa ating fan, papunta po dito sa coins.ph. Click lang natin yung cash in. And dito, napakarami po yung pwede natin pagpilian. Pwede po tayo sa GCash, pwede po sa Shopee Pay, pwede po yung yan, Union Bank, BDO Network Bank, BPI, pwede na po yun. Ito yung mga top picks ng coins.ph. And yung e-wallet, Banana Pay, Bayad Center, GCash, GrabPay, OneCash, at napakarami pa po yung iba. Pwede na po tayo mag-cash in yan para lang makapagtagay tayo ng pera. And banks, napakarami din. Remittance Center, dati ginagamit ko lang Palawan. Yan kasi yung pinakamadali. Mluller, Cebuana, 7-Eleven. Lahat na po yan po pwede. So, halimbawa, ano ba yung gusto yung gamitin? 7-Eleven. Click nyo lang yung 7-Eleven. Yan, para, okay, so pwede tayong bumili dyan. Halimbawa, BDO Network. Okay, so, and then, so, halimbawa,
ato na lang, GCash. So medyo mahina yung internet natin. So InstaPay, 10 minutes, pero yung PesoNet, free siya, pero next banking day. Ide-deposit natin yon. Hindi agad yan kapag ito. Pero pag InstaPay, automatic, makikita nyo sa balance nyo. So, dito lang naman, ay kailangan nyo lang po yan. So, DCPay, ito po yung magiging bank account niya. DCPay, Philippines/coins. Account name, kung ano yung ginamit yung pangalan nyo. And phone number you can use to register coins. Yung cellphone number na ginamit nyo, yun po yung ilalagay nyo. And then, wait nyo lang for 10 minutes, mag-a-appear na po yung balance na inilagay nyo dyan. So, ganun po kaganda. And you can deposit as low as 500 pesos. Mas maganda 500 na lang. Kasi kung masyadong mababa, edi madadali kayo sa fee. Okay, may fee yan. Maliit na fees. May mga bank din. So, pwede itong mga 7-11. Yan o. Pwede rin po yung mga... Halimbawa, through Dragon Pay naman yung M. Luwilier. So, sa Dragon Pay, the same, hintayin nyo lang guys na mag-appear. So, now, kapag nakapag-appear na, yung pera nyo dyan, sa cash in nyo, so, makikita nyo na siya dito. Sa Philippine peso nyo makikita. Yan, yung pera nyo, nasa peso na. So, ngayon, kung gusto nyo namang ipalit or gusto nyo na pong bumili ng mga cryptocurrency katulad dyan, halimbawa, bibili po kayo ng ano ba yung mga cryptocurrency na gusto nyo bilhin. So, gusto nyo lang bilhin. Halimbawa, ang gusto nyo bilhin ay Axie. Halimbawa lang. So, pwede kayong buy. Yan. So, ilalagay nyo lang kung magkano. So, halimbawa, yung peso nyo is 1,000. Yan. Makikita nyo dito, makakabili po kayo ng 2.75 na Axie and then click nyo lang yung purchase. So, yung peso nyo, magiging 0 na siya. So, kapag successful yon, makikita nyo dyan. Balik tayo dito. Dito, meron ng 2.75 ba yun? And then, yung peso nyo, magiging 0 na siya. 0 na yan. So, ganun lang po yan. Ngayon, pag tumaas yung presyo ng Axie, yung Axie Infinity na yon, meron po kayong maliit. Kumbaga, pwede nyong hawakan, pwede nyo ring ibenta ulit. Eh, yung kalimbawa, gusto nyo lang hawakan, kasi sa tingin nyo, lalaki pa yung presyo ng Axie for 6 months or 1 year. So, ganun po yung strategy kung papaano kayo kumita dito po sa Coins.ph. So, meron po tayong mga iba't ibang tutorials pa. Darating yung time kung papaano po tayo. Ito ay, baga papakita ko lang kung paano gumagana. Ganun po yung, parang sa atin ngayon, para makita nyo, meron tayong Bitcoin na 0.00348900. Ang price niya sa peso is 7,318. Yan po yung ating Bitcoin dito po sa Coins.ph na. So, sa mga beginner, wag po masyado kayo maglagay muna ng pero. Pero safe naman yung pera natin dito. Now, ngayon, ang gagawin natin is, pwede ba natin i-cash out? Yes, pwede rin natin i-cash out yan. So, ang gagawin nyo, pag i-cash out nyo, i-sell nyo or ibebenta nyo rin. So, halimbawa, itong Bitcoin, buy, sell. Ang gagawin nyo, i-sell yung BTC nyo into PHP para makita nyo yung proseso. So, yung Bitcoin nyo, i-sell nyo, halimbawa, max natin. So, makaka-receive tayo ng 7,182. Problema lang natin minsan sa Coins.ph, malalaki yung fees. Matataas yung fees natin. So, make sure guys na mas mataas po yung profit nyo or yung diferensya mula dun sa pinuhunan nyo, sa kita nyo, sa fee, para hindi po kayo matalo o kaya malugi. Ganun lang siya. Ngayon, kapag nasa peso na siya, gagawin lang natin is cash out naman natin. Yung peso natin, kakash out na natin siya dito sa mga bank na meron available dito sa atin. Pwede na tayong mag-cash in, pwede na rin po tayong mag-cash out dito. So, ganun lang kadali guys dito gamitin itong mismong coins.ph. So, kung interesado kayo, create kayo ng account and then pag-aralan nyo pa rin. So, gagawa pa ako ng mga videos paano yung perfect na pag-cash in. Magka-cash in ako mismo and then magka-cash out ako. Gagawa ako ng tutorial. And dito, bibili rin ako siguro ng mga cryptocurrency para makita nyo kung paano ginagamit yung coins.ph. So, ito lang yung masishare. Sana nagustuhan nyo. Pwede nyo i-share sa mga kilala nyo na wala pang coins.ph at pwede rin po nilang gamitin yung coins.ph for buying and selling cryptocurrency sa Philippines. Ito po ay approved ng Bangko Sentral po yung coins.ph. Okay? So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.